Usapang water interruption pa rin po, hindi rin magkaugaga ang mga residente sa Santa Mesa, Maynila sa pag-iigib ng tubig. At mula sa Santa Mesa, Maynila, may unang balita live si James. James. Bang, good morning. Kabilang itong barangay 598 sa Santa Mesa, Maynila sa mawawala ng supply ng tubig. Sa loob po yan ng 14 na oras. Ngayong araw yan magsisimula at sunod-sunod na po yan sa mga susunod na araw hanggang sa araw ng Linggo. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga residente maging ang mga negosyo rito sa pag-iimbak ng tubig. Ngayong umaga lang nalaman ni Mang Reynante na mawawalan sila ng supply ng tubig sa loob ng 14 na oras. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Kaya agad niyang inilabas ang drum. At mano-manong binubuhusan ito ng tubig gamit ang balde. Ang asawa naman niyang si Joe, naghugasan ng mga plato. Napakahirap po. Tipid-tipid na lang gagawin namin para masurvive namin ang tubig namin na inipon. Para makatuloy sa amin sa buong maghapon. Sa gabi uli, kung mayroong tubig na ano, mag-iipon uli sa gabi. Nilinis na rin ni Mang Reynante ang kotse niya na ginagamit sa trabaho. Ang karinderya namang ito na bukas 24 oras, didiskarte na lang daw. Hindi rin alam na may-ari na mawawalan sila ng supply ng tubig, kaya mamadaliin na lang daw nila ang pag-iipon. Mahirap po para sa amin, sir, kasi nga po, gaya niyan, lalo na po pag dine-in po, kailangan na po namin gumamit ng mga disposable, ganun po, sir. Oo, kasi nga, walang tubig. Puro disposable na po kami niyan, sir. Yung mga maipon po namin tubig, kailangan na lang po namin sa pagsasaing, ganun po sa mga short order po. Bukod sa barangay 598 sa Santa Mesa, Maynila, marami pang lugar sa Maynila, Malabon, Quezon City, Pasay, Makati, Las Piñas, sa Parañaque ang mawawalan ng supply ng tubig. Sabi ng Maynila, dahil daw ito sa high water demand sa Bagbag Reservoir. Samantala, Ivan, sa mga karinderya at negosyo na tulad nito, kung nasaan ako ngayon dito sa Old Santa Mesa Street, pinaka-apektado daw talaga ito kapag mayroong mga nawawala ng supply ng tubig, lalo't marami silang customer sa maghapon. At tulad na nakikita natin dito sa labas itong karinderya, meron na sila dito na drum at imbakan din ng tubig. Yun nga lang, hindi daw talaga yan sa kasya, sa dami nila na mga customers dito. At gagamitin lamang yan sa pagluluto o di kaya naman doon sa mga short order. Kaya ang diskarte nila dito, gagamit na lang ng mga disposable na mga plates, maging yung mga kubiertos para hindi na rin marami yung huhugasan ng mga staff dito sa karinderya. Yan muna ng balita mula rito sa Santa Mesa, Maynila. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.